paano kumuha ng OFW OWA e-card. Channel, it's me, Lovely Lovely, and it's a lovely day. So mga ka-lobster, may bago na naman tayong video today at ang pag-uusapan natin ngayon ay about kung paano kumuha ng OFW OWA e-card. Anyway, para lang naman talaga sa mga OFW ang OWA e-card. So paano nga ba kumuha ng OWA e-card? Gusto ko lang pong i-share din based on my experience mga ka-lobster. Pumunta ako sa Philippines Consulate. At doon, pumila ako para mag-apply ng OWA e-card. Pero, sinasuggest ko sa inyo, kung may internet naman kayo, pwede nyo na itong gawin sa inyong mga cellphone, or pwede nyo rin itong gawin sa laptop, or sa desktop, basta may internet kayo. Pasukin nyo lang ang website na ito, ecard.owa.gov.ph. Mga ka-lobster, mga ka-OFW, visit nyo lang po yung site na yan. At ito po ang makikita nyo sa site na yan. Yan. Kailangan nyo pong pilapan yan. After nyo pong pilapan, kakaroon po kayo ng notification sa inyong email address. Dapat may active email address din kayo kasi after nyo pilapan lahat ng nandun sa form is mag-notify siya sa email mo. At saka nga pala din, pwede nyo siyang i-download. Nada-download din siya sa Google app at saka sa Apple. Sa mga Apple user dyan, pwede nyo siyang i-download. At saka, after nyo mag-fill up, pipili din pala kayo doon kung saan nyo pwedeng i-release. Napakadali lang. After lang ng application form pag-fill up nyo, so mamimili din kayo doon kung saan nyo gustong i-release yung inyong OWA e-card. Kung saan kayo pinakamalasan, may pinakamalapit na OWA office sa inyong lugar. Pero hindi siya pwede i-release mga ka-lobster dito kung saang bansa nasan kayo. Hindi po siya pwede i-release. Kailangan talaga dun siya sa Pilipinas, i-release. Ang ginawa ko nung nag-notify sila sa akin na ready na yung aking OWA e-card, nagbigay lang po ako ng authorization letter sa kamag-anak ko. At yung aking ID dito, sinerox ko. May mga pirma po lahat yun dapat. At saka po, valid ID po para dun sa inauthorize nyo, yung kamag-anak nyo. Dapat meron din po siyang valid ID. SSS, kung meron po siya nun, birth certificate, in honor na din po yun. So, dapat magdala siya nun pag i-release niya po yung ID nyo. Kung kayo ay wala sa Pilipinas at kayo nandito. Yun, ganun po yung aking naging experience. So, sana po may natutunan po kayo. Napakadali po. Napakamahalaga pong magkaroon ng OWA e-card dahil mapapabilis yung transactions sa pag-renew ng OWA at sa panahon ng kailangan nyo ang OWA. Malaking tulong po ito. Pag-uusapan po natin yon sa susunod na lang na video. So, isa-separate ko na lang po natin kung ano pong kahalagahan ng OWA sa OFW. So, sana po may natutunan kayo sa aking video. Napakaikli lang, pero sana may natutunan po kayo. So, kung bago ka po sa aking channel, please hit the subscribe button kung may natutunan ka. And hit mo na rin yung like button and notifications bell button para lagi kang notify sa aking next video. So, see you on my next video.